Ito po muli si Father Dave sa ating Deep of a Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Meron pong isang tanong dito na gusto pong pag-ukulan ng pansin. Sabi niya, kailan ba ito? The Mass, hindi ko po maalala kung kailan ito, ano po. The Mass today reminds me of two disappointments. First, about our distant nephew that we supported his expenses on the seminary. After 4 years of discernment, he came out. Second, about our 5 children. They had Catholic education from kindergarten to high school. All these years, they go to church with us and stop when they went to college. They know that we are disappointed and frustrated. Their reasoning was, they were burned out but will come back in due time. It is good that you have prayer for the family. That's what we can do. Pray for them. I think it's generational. They were disciplined and raised by us with the help of our parents. They're good children, except for them not going to church. Hopefully, they will realize it before it's too late. I hope. Dalawa po yung tanong. Ano po? Yung isang tanong about children not going to church. Wala yung pinagkaiba dun sa children not wearing clothes properly, or children not doing the right thing. As I always say, don't tell them what to do. Tell them why they have to do it. Tell them why they have to do it. Mahalaga yun. Hindi yung do this, do that. No. You must give them the reason why they are supposed to do it, why they are not supposed to do it. Kung sa nakalipas na taon, hanggang college, wala kayong sinabi kundi magsimba. Pag nakahiwalay na yan sa inyo, hindi na yan magsisimba. Yun nga mga seminarista na, magdasal. Pag lumabas na seminaryo, ngayon hindi na nagdadasal. Kasi hindi naintindihan bakit mo dapat ginagawa. So inuulit ko po, kung anuman ang dapat gawin, ituro sa sinuman, lalong-lalo na sa mga anak, bakit nyo dapat ginagawa yan. Ha? Bakit kayo naliligo? Bakit ka nagtututbrush? Bakit ka yung iyong dumihin, ilalagay doon sa laundry bag, bakit hinuhugasan? Dapat itinatanong bakit, hindi yung wag. Wala kayong kinabukasan dyan. Ano? Wala kayong kinabukasan. Inuulit ko, kailangang ipaalala kung bakit. Nasagot na natin yan. Pero yung isang tanong na mahalaga, disappointed ako sa aking pamangkin dahil 4 na taon kong sinusuportahan sa seminaryo lumabas. You have mentioned the word after discernment. Yan. Ay, ikaw mismo ang nagsabi, ano po? After discernment. Ha? After 4 years of discernment. Kaya nga, discernment eh. Ibig sabihin ng discernment, aking inaalam, aking nililinaw, kung ito ba'y akin o hindi. Ako po, dati bilang formator ng seminaryo, the prefect of discipline, pag napapasok ko na, una tungkulin ko, tatanggapin ko ba ito o hindi? Yun ang mahalaga. Wala yung pinagkaiba doon sa
Father, tanggapin mo na ako. Kasi pag ako'y tinanggap mo, Father, magiging masaya ako. Ang palagi kong sagot dyan, at least alam ko na masaya ka pag tinanggap kita. Pero sana alam mo, pag tinanggap ba kita, magiging masaya din ba ako? Diba? Alam ka naman, ikaw lang masaya. Dapat masaya tayong dalawa. So, bago pumasok, nagninilay siya, nagninilay ako. Inuulit ko, in every vocation, tatlong bagay yan. There must be purity of intentions, capacity to become, capacity to remain. Malinis bang intention? Kaya bang magpari? Ikatlo, kaya bang manatiling maging pari? Ano? Pwedeng malinis ang intention pero hindi kaya magpari. Bakit? Hindi kaya yung gawain. Hindi kaya yung expectation. Hindi kaya yung demand. Hindi kaya ng health. Baka hindi kaya. Gusto pero hindi kaya na magpari. Okay, malinis ang intention, kayang maging pari, no naging pari. Yan kaya, mananatili kaya yung pari? Sa dinami-dami ng kanyang mga attachment, ng kanyang mga kung ano-anong pinagkakabalahan. So, tatlong bagay yan. So, bago tanggapin yung seminarista, yung mga tumatanggap, yung pumipili, yung nagninilay, tinatanong yon. Ito kaya, maayos kayang intention nito? Kaya kaya nitong magpari? O sige, pagbigyan natin. Tingnan natin sa isang taon. Yung iba, hindi nga nakakaisang taon. Yung iba, 2 linggo pa lang, uwi na. Ano? Pero nung pumasok yan, nung inihatid ng magulang, iyak nang iyak, kala mo namatayan. No? Papasok pa lang, akala mo ordinahan na. Pagkatapos ng 2 linggo, uwi na. Ay, hindi pwedeng puro damdamin. Kaya ba yan? Yung pangatlong tanong, malalaman mo na yan through the years. Ha? Kaya nitong maging pari. Pero sa dami ng issue nito, hindi nito kayang manatiling pari. Nasaan ang biyaya ng Diyos? Ang sagot palagi dyan ni St. Thomas of Aquinas, grace builds in nature. Ang biyaya ay namumukadkad sa bawat pagkatao. So, kahit anong biyaya, kung hindi naman nagko-cooperate yung tao, wala rin. Ngayon, yun yung bago pumasok. Yung nasa loob na, taon-taon niyang tinatanong, babalik ka ba? Babalik ka ba? Taon-taon niyang tinatanong, pagbabalik, bakit ka babalik? Ano po ang natutunan ko bilang formator mula sa yumaong Archbishop Oscar Cruz? Ano po? Ang sabi po niya, yung mga formator, magkamali na kayong magpalabas, huwag lang kayong magkamaling mag-ordain. Yun po ang prinsipyo. Magkamali na kayong magpalabas, huwag lang kayong magkamaling mag-ordain. Parang sa kasal, magkamali na kayong magsabing, hindi ko kayo ikakasal. Kasi kung yan ay mag-aasawa talaga, mag-aasawa yan. Kaysa doon sa nagkamali kayong kinasal ninyo, ay hindi na pwede. Mas malaki ang problema kung paano nyo iaanal. Nagkamali kang mag-ordain, mas malaki ang problema. Ha? Paano mo yan aayusin? Bibigyan ng dispensation? Paano yan ibabalik sa pagkalating? Ngayon, balik tayo doon sa tanong. Nagtatampo ako, Father, 4 years. Ay, dapat nagpapasalamat ka. Kasi kung hindi yan talaga para maging pari, at least hindi na pumasok, hindi na tumuloy. Pero kung yan ay magiging pari, magiging pari yan. Inuulit ko, huwag nating pilitin yung hindi dapat. Palagi namang ganun yun. Kung hindi kaloob ng Diyos, kahit anong pilit, hindi mangyayari. Kung kaalom ng Diyos, kahit anong pigil, mangyayari. So, the word that you use is discernment. Discern. You discern with your nephew.
Hindi yung, oo, kailan ka ba maordinahan? Diba? Hindi yun. Hindi yun. Kung yan ay nag-aral ng maayos at lumabas, hindi natuloy, hindi muna nagpa-ordain. Kung yan talaga ay magpapari, magpapari yan. Magpapari yan. Sa seminaryo, 12 kaming pumasok. 12. Doon sa 12 na yon, may kanya-kanyang ugali. Walang mag-jibe. Kaya sabi nung aming spiritual director, sa tingin ko, walang magiging pari sa inyo. Simula pa lang yun. Ay di wala. Ano po? May mga lumabas. Pero yung mga lumabas, laging pari din. Bumalik yung iba. Yung iba, tinawag sa religious, nag-religious, nag-chameleon, meron lang 2 hindi nagpari. At 3 hindi nagpari. Yung isa'y nag-asawa, at 3 pala, nag-asawa na. Ano po? 3 nag-asawa na. Kung kayo hindi para doon, hindi talaga kayo para doon. Huwag niyong ipilit. Ano po? Ha? Baka ikalulungkot lang ng simbahan. So, muli po, ano po? Ang tanong, ha? Disappointed ako. Don't get disappointed. Ano? Allow the Lord to surprise you. When you pray, again, when you pray, you don't dictate to God what you want. When you pray, you ask the Lord, Lord, what you want. Again, prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Hindi yung ikaw ay pupunta sa harapan ng Diyos at sasabihin mo lang kung anong gusto mo. Dapat tinatanong mo rin sa harapan ng Diyos, Lord, ikaw, ano naman ang gusto mo? Yun lang. Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ano po? Please, ingat po palagi. Ingat palagi. God bless.